Kabilang nga ang Pilipinas sa mga nag-abang sa solar eclipse, minsan lamang mangyari. Dito sa Pilipinas, nasiyahan ng ating mga kababayan kahit partial. Solar eclipse lang ang nasilayan. Si Ryan Lisigas sa detalye. Rise and shine, Ryan. Tirik ang araw pero pinilahan ang telescope setup na ito ni Professor Edmond Rosales ng Philippine Astronomical Society dito sa Marikina Riverbanks para masaksihan ang partial solar eclipse. Ang magkaibigang sina Marlon at Axel hindi alintanang init at matiyagang nag-abang sa pagtakip ng buwan sa araw. Hindi naman sila nabigo dahil mula simula hanggang matapos, nasaksihan nila ang hybrid solar eclipse na nangyayari lamang isang beses sa isang dekada. Overwhelming po kasi medyo interested po ako about sa astronomy, cosmology, ganun. Kaya maganda po, masarap po sa feeling. Para sa akin po, achievement po siya sa akin kasi since po first time din po kasi ngayon lang po ako nagkakaroon ng opportunity na ganun po dito po sa Marikina. Dito sa Pilipinas, makikita ito bilang partial solar eclipse. Una-una kasi hindi naman taon-taon nakakakita tayo ng solar eclipse, so kaya medyo special siya para sa atin. Kahit na partial lang siya, technically speaking, ang tawag dito sa eclipse na ito ngayong araw na ito is a hybrid solar eclipse. Pag sinabi natin hybrid, magkahalo ito na total at saka annular. Paalala ng pag-asa sa publiko, delikado ang direktang pagtitig sa araw gamit ang teleskopyo, kahit naka-shades pa. Yung technique na ginagamit natin, ito yung pinaka-safe, ito rin yung pinaka-delikado rin. Bakit? Safe siya dahil hindi ka titingin sa telescope, pero delikado siya pag sumilip ka sa telescope kasi direct yung sunlight, wala tayong nilagay na filter sa unahan. So, pagka nangyari yun, sunog kaagad ang isang mata natin. Natunghayan ang hybrid eclipse sa Western Australia, East Timor at Eastern Indonesia. Naunang nakikita ang annular eclipse bago mag-total eclipse sa kaunti-unting babalik sa annular hanggang sa matapos ang proseso. Dito sa bansa, depende sa lokasyon, iba-ibang level ng obscuration o pagtakip ng buwan sa araw ang naobserbahan sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa Batanes, 12% ang obscuration, nasa 23.7 naman dito sa Metro Manila. At pinakamalaki sa Balut Island, sa Sarangani, Davao Occidental, sa 58.2%. Nagaganap ang solar eclipse kapag nasa pagitan ng araw at mundo ang buwan. Kapag hybrid solar eclipse, sabay na nagaganap ang annular at total solar eclipse. Sa annular solar eclipse, hindi kumpletong natatakpan ang buwan ng araw. Sa total solar eclipse, buong araw ang natatakpan ng buwan at dumidilim ang kalangitan sa mga lugar na natatamaan ng anino ng buwan. Ryan Lisigas, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.